ang nadiskubre sa Mariana Twins na maaring ikagulat ng buong mundo. Ang karagatan ay lubos na itinuturing na isa sa mga pinakakukunti at hindi gaanong na-extor ng mga tao sa loob ng malawak na kalawakan dahil higit sa 80% ang nananatiling hindi natutuklasan ng mga tao sa pinakamalaking anyong tubig na ito. Ang Mariana Trench ay isa sa mga pinakakaibang ekosistem sa mundo. Ito ay nabuo sa pamamagitan ng subduction ng dalawang oceanic crust na nagbanggaan sa isa't isa, na nagtulak sa isang piraso at humila ng isa pa ilalim. Ang Mariana Trench ay itinuturing na pinakamalalim na bahagi ng karagatan na may tinatayang 36,032 talampakan ng lalim kumpara sa lalim ng Challenger Deep na isa rin sa pinakamalalim na dagat sa buong mundo. Ang distansya nito mula sa ibabaw ay zero visibility, malakas na pressure at ang mga temperatura nito ay napakalamig na nagbibigay sa mga siyentipiko ng hirap sa pagtuklas ng hindi kilalang misteryosong mga bagay sa Mariana Trench. Sa makatuwid, ang karamihan sa mga nakuligtang data para sa paggalugad sa karagatan ay lubos na umaasa sa mga advance na mga teknolohiya. Sa isang kanlurang karagatang Pasipiko kung saan natagpuan ng isang hugis crescent na Mariana Trench, maraming magaganda at misteryosong mga nilalang ang nadiskubre sa malalim na dagat ng Mariana Trench. At yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa channel na kung iyong tututukan, ikaw ay may matututunan. Narito ang 7 misteryosong mga nilalang ang naninirahan sa pinakamalalim na dagat sa buong mundo. Number 1, Barrel Eye Fish. Ito ay parang transparent na plastik. Napakalinaw na naging dahilan upang makita ang lahat ng laman sa loob ng katawan nito. Mayroon itong transparent na ulo na puno ng mga likido at flat fins na naging sanhi sa isda na manatiling tahimik at tiyak na gumalaw sa madilim na dagat. Hindi nito kayang buhayin ng 2,500 talampakan na lalim dahil tiyak na ito ay guguho dahil sa napakalakas na presyon sa ilalim ng dagat. Number 2, Benthocudon. Ang hindi pangkaraniwang uri ng dikya dahil sa katangian nito na mas gustong manirahan sa isang kapaligirang malayo sa ibabaw ng dagat. Ito ay ibang iba sa karaniwang dikya dahil isa itong malabo na nilalang. Ito ay nabubuhay ng higit sa 2,500 talampakan at madalas ay nasa sahig ng karagatan. Mayroon itong bilugan na tutok ng tinatawag ng kampana na mas maliit sa 2 hanggang sa 3 sentimetro ang lapad. Ang mapula-pula na opaque na kulay ng kampanilya ay tumutulong sa bentocodon na itago ang kinakain itong biktima. Ilayo sila sa panganib at lalo na ang mga nagliliwanag. Humigit kumulang 1,500 maliliit na galamay na may pulang kulay ang pumapalibot sa katawan nito na tumutulong sa paghahalo sa tubig. Pinapakain nila ang kanilang sarili sa pamagitan ng mas maliliit na crustacean at foraminipiran. Number 3, Comb Gillies. Isa sa mga katangian nito ang pagkakaroon ng malagulaman at makinang na mga estruktura ng katawan na nagpapaiba sa liwanag na maaring mahulog sa kanila. Ang pangalan ay nabuo mula sa mga suklay ng mga plato sa katawan nito na tumulong sa paggalaw sa malalim na karagatan. Ang hayop na ito sa ilalim ng dagat ay sobrang sakim sa pagkain na balak nitong salakayin at kainin
ang mga kasama nitong Comgilis. Number 4, Deep Sea Dragonfish. Ang isdang ito ay pinaniniwalaang nakakapinsala dahil sa malalaking ngipin nito at nakakatakot na mukha. Sa halip na magkaroon ng kaliskis, ang katawan nito ay nababalot ng madulas at malansa na balat na parang igat. Ang haba nito ay humigit kumulang 6 pulgada ang haba. Lumangoy sila sa mga bahagi ng karagatan na walang liwanag. Bumababa ng temperatura at sa lalim na humigit kumulang 706,000 talampakan sa ilalim ng dagat. Number 5, Deep Sea Hatchet Fish. Ang isang maliit na isda ay nagtataglay ng payat at bioluminescent na katawan at makintab na kaliskis na nag-aambag sa metal na hitsura nito. Ang mga bioluminescent na katawan nito ay may kakayahang baguhin ang ningning nito na nagpapahintulot sa kanila na i-counter-illuminate ang katawan nito upang makapag-camouflage. Ang madilim na liwanag na maaari nilang gawin sa kanilang sarili ay ang kanilang proteksyon laban sa kanilang mandaragi. Ang mga ito ay matatagpuan sa lalim na umaabot sa 5,000 talampakan na kung saan ay nag-aambag sa kanilang pagiging masungit na itsura. Bukod dito, ang kanilang katawan ay luminescent kung saan nagbibigay ito ng liwanag upang matulungan silang makipag-usap sa ibang mga isda at magbigay ng pagbabalat kayo para sa parihong biktima at posibleng mga mandaragi. Number 6, Dumbo Octopus. Ito ay pinangalanan sa isang paboritong Disney na Dumbo Octopus na makikita na tinatayang nasa 6,800 metro sa ibaba ng dagat sa Marianas Trench. Ang haba nito ay mula sa 8 hanggang 12 pulgada at ito ay kaibig-ibig pagmasdang lumalangoy sa pamamagitan ng pag-flap ng kanilang mga tainga. Gayunpaman, maaaring sila ay nakakapawing pagod na makita, ngunit ito ay isang hindi maikakailang nakamamatay na nilalang dahil maaaring lang lunukin ang kanilang biktima sa isang malaking lagok. Number 7, Frilled Shark. Ang pangalan nito ay iniugnay sa kanyang 6 hanggang 7 frilled gills. Ang istruktura ng kanilang katawan ay binubuo ng isang patag na ulo at isang bilugan na katawan. Bukod pa riyan, ang frilled shark na ito ay naglalaman din ng humigit kumulang 300 ngipin na posibleng makapunit ng anumang hayop na maaring lumapit sa kanila. Gustong-gusto nilang manatili sa lokasyong 4,000 talampakan sa ilalim ng dagat tulad ng iba pang mga nilalang sa dagat na dati ay nakatira sa ilalim ng karagatan. Kapag sila ay humila sa itaas ng kailang gustong lalim, sila ay malamang na mapapahamak. Ang mga natuklasan kamakailan ay naging posible sa pamamagitan ng mga advanced na teknolohiya patuloy na sumusulong sa paglipas ng panahon. Gamit ang mga teknolohiya, nabigyan tayo ng pagkakataong tumuklas at mag-explore ng kunti. Kahit hindi lang sa ating mga alagang hayop o sa mga nanirahan sa ibabaw ng lupa, kundi pati na rin sa mga nanirahan sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Gayunpaman, ang ilang mga misteryo sa likod ng pinakamalalim na karagatan ay hindi pa natutuklasan. Tiyak habang lumilipas ang panahon, may mga sunod-sunod na pagtuklas na lalabas. Gayunpaman, ang pagunlad ay maaaring hindi kasing bilis ng pagpapadala ng mga siyentipiko sa outer space dahil alam natin na ang malalim na karagatan ay hindi kanais-nais ng mga kapaligiran upang galugarin ng paunti-unti. Ang Marianas Trench bilang pinakamalalim na bahagi ng karagatan ay mananatiling misteryo sa lahat hanggang ang mga mananaliksik at siyentista ay makakahanap ng mga bagong paraan
at estratehiya upang higit pang mag-imbestiga sa hindi pa natuklasang malalim na dagat. Sa lalong madaling panahon, ang kaalaman at pag-unawa sa kung ano ang nasa malalim na karagatan ay magiging isang kumpletong palaisipan para sa komunidad ng agham at para sa mga tao. At dyan nagtatapos ang ating video. Sana ay may natutunan at nag-enjoy kayo sa bidyong ito. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Muli ito po si GLA Freelance Digital is now signing off.